Ang title po nito ay Grace Makes Us Fall in Love with God. Last Sunday, we talked about the old covenant, which is the covenant of works. Ibig sabihin, it goes this way, ano? Kapag sinunod mo ang utos, pagpapalain ka. Kapag sinuway mo ang utos, susumpain ka. Alam natin ang nangyari, sinuway ni Adan ang utos, kaya sinumpa siya. Ang buhay niya ay full of hardship. Ang system nito, nahawa pati ang mga lahi ni Adan, which is tayo. Kaya kahit tayo ay nabuhay sa fallen world at nakaranas ng resulta ng pagsuway ni Adan, which is death. Ang maganda naman ito, dumating ang second Adam, ang pangalan niya si Jesus. Nasunod ni Jesus ang mga utos, kaya ang resulta naman, pinagpala siya. Kasama yung mga nanampalataya kay Jesus, kayo yon. Ito ang bagong kasunduan, kaya we call it the New Testament, New Covenant. Hindi mo na kailangang pagtrabahuhan. Mananampalataya na lang ikaw. Kaya ang tawag dito sa halip na covenant of works ay covenant of grace. Tayo'y nasa ilalim ng kasunduan ito. Nasa ilalim ng biyaya. Last Sunday, somebody from Canada listened to our message at ang sabi niya, a part of what she said, mas naunawaan ko po ngayon kung bakit ako tumatanggap ng biyaya dahil lahat ay pinaghirapan ng Panginoong Jesus. So nag-iba na ang tingin niya sa biyaya. Nung una, we just celebrate, tumanggap ako ng biyaya. Pero ngayon, tuwing tatanggap tayo ng biyaya at the back of our mind, tumanggap tayo kasi somebody worked for it. And He is Jesus. Siya'y nakapamuhay ng matuwid at dahil doon, siya ay may karapatang tumanggap ng resulta ng kanyang pamumuhay. Nang ginawa naman niya, ibinigay niya sa mga mananampalataya sa kanya. Yes, nothing is free. Ngayon ko nalaman, nung una akala ko meron talagang libre. No, nothing is free. Kahit kaligtasan natin ay may bayad, hindi nga lang tayo nagbayad. Si Jesus ang nagbayad. At natanggap natin ang kaligtasan noong tayo nanampalataya. Walang bayad ang faith. Pero may bayad, kaya natin natanggap ito. Did you get it? And again, the most beautiful message of all, the gospel. Somebody asked someone, ano yung masasabi mo tungkol sa salvation? Ano yung, this is the gospel. Panampalatayanan mo si Jesus na siya'y pinarusahan at namatay sa cross upang bayaran ang kasalanan ng tao at siya'y nabuhay na maguli after 3 days at ikaw ay maliligtas. Yan ang gospel. Yan ang good news. The other message is just pandagdag dito. But this is the good news. Kaya sabi ng Acts 16.31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito yung laging natatanong kapag may nagtanong sa iyo, paano ba maligtas? Paano ba pumunta sa langit? Paano ba? And then sasabihin mo, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, and they will ask you, ganun lang? Kasimple naman? Well, simple for you, but not for Christ. May nagsabing naniniwala naman sila kay Jesus eh. Pero kapag sila nagsasabi noon, itong kanilang ibig sabihin, naniniwala sila sa existence ni Jesus. Naniniwala sila sa historical fact or nangyari talaga ang cross, naniniwala sila. Naniniwala rin nga sila sa resurrection. Pero ito'y paniniwala na kaya rin gawin ng demonyo. James 2:19 says, you say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror.
Ang pagkakaiba ng pananampalatayang nagliligtas ay ito. Yung pagtitiwala mo kay Jesus at sa kanyang salita. Yung una, naniniwala lang siya sa existence. Yes. Dumating si Jesus, I believe in that. Yes, Jesus is the Son of God, I believe in that. The question is this, ikaw ba nagtitiwala sa kanya? Nagtitiwala ka ba na siyang sagot sa mga tanong mo? Naniniwala ka ba na kapag tinanggap mo siya na Panginoon mo, ay magkakaroon ka ng buhay na maayos? Or you still want to do your life on your own? Yung ang tawag natin ay may kanya. Tayo'y naligtas sa biyaya at hindi sa ating gawa. We always hear that. Kasi naman, si Jesus ang gumawa para sa atin. Hindi tayo nakasunod. Yes. Pero si Jesus ang nakasunod para sa atin. Di natin nabayadan ng ating kasalanan kahit anong dami mong mabubuting gawa ang iyong pagsamasamahin. Yes. Pero si Jesus ang nagbayad para sa atin. Anong ibig sabihin nito? Tayo'y pinanganak na may kasalanan, na buhay na nagkakasala, tayo'y sumuway sa utos, nilabag natin ang kasunduan, the old covenant, pero dahil kinuha at binayaran ni Jesus ang ating kasalanan sa cross, at ibinigay ang righteousness niya sa atin, then sa biyaya ay tinanggap natin sa pananampalataya ang pagpapala ng mga nakasunod. Yun ang pagtitiwala. Hindi ka nakasunod din. Pero si Jesus ay nakasunod. Pero dahil ikinananampalataya sa Panginoong Jesus, yung mga pagpapalang katumbas ng pagsunod niya ay matatanggap mo rin. Why? Because God promised. At dahil ikinaniniwala doon, may kasama na yung pagtitiwala. Maraming tao ay naniniwala, but there is no trust. Do you really believe that Jesus is your hope? Is the answer to your question, lahat mong tanong? Paano ba ako liligaya si Jesus? Paano ba ako sasaya si Jesus? Paano ko makakamit ang gusto ko si Jesus? Paano ko makakalaya dito si Jesus? Do you really believe that? Because that is the faith na sinasabi kung gusto mong maligtas. Grace is given to those who have not done anything for God. Grace blesses those who are not worthy to receive it. Grace is the harvest of what Jesus has done. Grace is so wonderful na hindi tayo makakarating sa puntong naunawaan natin lahat ang dapat maunawaan tungkol dito. Kaya nung sabi ng Exodus 33 verse 19, I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy to whom I will show mercy. Siguro pag-aaralan natin ang biyaya hanggang dulo, hindi pa natin ito naunawaan ng lubos. Because biyaya is out of this world. Hindi ito pangkaraniwan. By the way, what is the difference between mercy and grace? Kung sabi ng Diyos, ako'y magiging mapagbiyaya sa gusto kong biyayaan, ako'y maaawa sa gusto kong kaawaan. Anong pagkakaiba nila? Ganito yon. Merong hukom o merong judge na pinawalang sala ang isang kriminal. Ang sabi ng judge, ikaw ay kriminal, napatunayan ikaw ay nagkasala, grabe ang ginawa mo, pero ikaw ay aking patatawarin at hindi ko na ikaw parurusahan. Ano nangyari sa kriminal? Anong natanggap niya? Awa, mercy, habag. Pero nung paalis na ang kriminal, tinawag siya ng judge at sinabi, kriminal, sa nga pala, itong susi, iyon ang kotse ko. Ano ang tinanggap ng kriminal? Biyaya. Mercy is not giving us the punishment we deserve. Grace is giving us the gift we don't deserve. At lahat po tayo tumanggap ng biyaya. Kulang lang tayo sa realization, kulang lang tayo talaga sa thanksgiving. Pero every morning is a biyaya. Ang bawat paggising mo is a biyaya. Wala kang karapatang mabuhay. Ha? Sakit niya magsalita? Yes. Dahil may kasalanan tayo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, bawat paggising mo, bawat paghinga mo,
ay biyayang ibinibigay ng Diyos. Hindi lang tayo sanay sa biyaya kasi we are used to it eh. Akala natin obligasyon ng Diyos lahat ng binibigay sa atin eh. Lahat ay biyaya lang. Let me continue. God is merciful and gracious. Kinawaan tayo nung iniligtas tayo sa parusa ng kasalanan, which is eternal separation from God. To those, ba't ko lang yung sinasabi ito? Kasi ang bilis mawala sa consciousness eh. Mabilis malimutan. Actually, paglabas niyo dito, marami na kayong gagawin. Kayo, you are with your family, you're eating together, you're in the mall, you're talking. Malilimutan mo ito na ano? Na iniligtas ka ng Diyos sa impyerno. Napakalaking biyaya, pero hindi pumapasok sa consciousness natin. Kasi kung pumapasok sa consciousness natin to, na iniligtas tayo ng Diyos sa kanyang sa eternal separation, you will live a different life. You will live for Him. Kinawaan tayo nung iniligtas tayo sa parusa ng kasalanan, which is eternal separation from God, at biniyayaan tayo nung tayo nakinabang ng bunga ng pagsunod ni Jesus. Yes, I just want to akin lamang i-remind kayo noong message last Sunday, ano? Si Jesus ang nakasunod. Under covenant of works, pag ikaw ay sumunod, pagpapalain ka. Hindi tayong nakasunod. Pero dahil sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, tayo ang umaani ng ginawa niyang pagsunod. Wala naman talaga makakasunod eh. 10 utos lamang, napalya na tayo eh. Kaya wala tayong choice kundi manampalataya at magtiwala sa Panginoong Jesus na yung ginawa niya ay para sa atin. Pinanganak siyang walang kasalanan, nabuhay siya ng walang kasalanan, siya lang ang nakagawa noon. Tayo, kung gusto natin mangyari yun sa atin, we have to believe on Jesus, trust on Him, and have faith on Him. Walang makakaharap sa Ama kung siya ay may kasalanan. Wala. Kaya ang ating righteousness binigay lang sa atin. Kaya lahat ng iyong mabubuting gawa, anong sabi ng Bible? Maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ay ano ho ang tayo ng mabubuting kong gawa kung ako'y Kristiyano na? Yung mabubuting mong gawa ay bunga o resulta ng nangyari sa iyong loob na ikay pinanganak na muli na ang nature ni God ay nasa iyo. Yay bunga, resulta. Kaya iyan ay ebidensya ng tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus. Kailangan may nabago. Kailangan mas mahal mo ang Diyos at mas mahal mo ang ibang tao, lalo na iyong mga kapatiran. Yan ang mga ebidensya ng tumanggap sa Panginoong Jesus. Kaya yung tumanggap sa Panginoong Jesus at napansin mo, walang nagbago, mumalma pa, pwede mong tanungin, ano talagang tinanggap mo? Now, pero dahil sa kagandahan ng awa at biyaya ng Diyos, ay hindi na natin nabigyan ng pansin ang isa pang katangian ng Diyos. Kasi ang ganda ng biyaya eh. Ang ganda-ganda ng biyaya. Okay. Let me tell you a story ng isang biyaya. Nandito ba, Sister Sally, yung iyong life group? Yung nila life group mo from Alupay? Sister Sally, are you here? Nasaan siya yung nila? Okay. Makikita yung nga kayong mag-asawa. Makikita yung kayong mag-asawa. Tatayo lang. Yan. Yan, yan. Forgive me, hindi ko pa kayo nakilala yung name, ano, pero kilala kita, ikaw ang nagbibigay sa akin ng ampaliyang sariwan-sariwa. Okay. Thank you. You may sit down. I hope I have my facts right, ano, kasi naikwento ni Pastor BJ ang nangyari sa inyo. Sila ay nagtitinda sa Alupay, sa may palengke doon eh. Ano nang anong tawag sa palengkeng maliit? Tilapia, okay. Yun ang kanilang hanap buhay, pero somehow parang nawala yun eh, ano? Hindi na kayo nakakapagtinda doon. Hindi ko alam kung anong reason, hindi ko na nalaman, ano. Pero syempre, ang una palang umaten sa mga yan ay yung mga anak ng mga yan. Ayan. At dahil yung mga anak na maliliit ay gusto dito, ay di napilit na sumama na yung dalawa.
Okay? Sila'y nakatira sa hindi nila lupa. Sila'y nakikitirik lang at wala na silang hanap buhay. Isang araw, sumama siya sa kanyang kaibigan sa Quezon kasi parang may inasalihan siyang business na anong tawag nun sa sunod-sunod, mga downline-downline? Networking. May nasama siyang networking. At sinama ka nung iyong upline sa Quezon. O, tama ang aking facts. Pagkatapos, sa Quezon, nakita niya ang kanyang ninang. Ninang sa binyag, ninang sa kasal. Pareho, ano? Okay. Pero isa siyang tao. At sabi niya, matagal na kitang hinahanap. Matagal na kitang hinahanap. Kasarap nang may nakakita sa iyo. Matagal na kitang hinahanap. Kasarap ng pakiramdam, ano? At ang sabi sa iyo, matagal na kitang hinahanap, wanted ka. Pero hindi yon. Matagal na kitang hinahanap. Bakit po? Kasi bibigyan kita ng isang ektaryang lupa dito. From walang lupain, nagkaroon ng lupain. Remember last Sunday? Anong pangako na ni Lord? Pasasaganain ng iyong ani? Mahirap umani ng walang lupain. So kapag pinasagana ang ani, kailangan may lupain. Binigyan siya. Tuwang-tuwa. Yan pong dalawang yan, may isang hektarya sa Quezon, dati walang wala, ha? Umuwi ngayon sa Alupay. Pagdating sa Alupay, doon sa tinitirikan niya, kinausap siya, pa-American na ako eh. Kayo'y bibigyan ko na ng lupa dito sa tinitirikan niyo dito. Pa-shuttle ka naman. Okay. Ano po, bakit kayo masaya? Kasi masayang pakinggan ang biyaya, di ba? Yung tumanggap ng walang... Papa, nagpunta lang ng Quezon. Ilang punta ko na diyan, wala man nagbigay sa akin sa hektarya. Bakit masaya tayo? Lahat kayo nakangiti eh. Masaya tayo sa biyaya. Sa sobrang ganda ng biyaya at awa, meron tayong nalimutang isang katangian ng Diyos. Doon sa kwento ng judge na nagpalaya sa kriminal, may kulang sa istorya. Ano pong kulang, Pastor? May kulang. Ito ang kulang. Masaya si kriminal. Maaaring masaya si judge kasi blessed is the one who gives and the one who receives. Pansin ko yan eh, mas masaya ako pag ako nagbibigay. Siyempre, masaya rin ako pag ako'y natanggap. Ang tinatanong, alin yung mas masaya? So, dalawang masaya. Anong kulang? Merong hindi masaya. May mga taong hindi matatahimik. Sino? Yung biktima ng kriminal, yung kamag-anak ng kriminal na pinawalang sala. Itong sasabihin niya, ay paano yung kasalanan ginawa niyan? Hindi na niya pagbabayaran? Walaan na lang? Eh, nasaan ang justice? Nasaan ang katarungan? Anong pwedeng mangyari? Eh, baka itong kamag-anak ay magalit. Mamaya sumama na sa NPA. Magrebelde. At ito ang pinakasiguradong mangyayari. Huhusgahan ng mga kamag-anak noong biktima yung judge. Anong sasabihin nila? Yang hukom na yan, yung corrupt na bayaran yan. Hindi yan matuwid. Saan ka nakakita? Pinakawalan ang may kasalanan nung paalis, binigyan pa ng kotse? Ano yan? Ito po ang reason kaya hindi pwedeng walang parusa ang kasalanan. Nakaiwas lang tayo sa parusa kasi si Jesus ang pinarusahan sa halip na tayo. Hindi pwedeng basta palampasin lang ang kasalanan. Hindi pwedeng walang katarungan. Malalagay sa hindi magandang katatayuan ang Diyos na nagpatawad ng basta lang. Kung nagpatawad siya ng basta lang, maka-question siya. Hindi siya matuwid. Hindi siya righteous. Nasaan ang justice? This is the reason kung bakit ang cross
a complete work of God. The cross ay perpekto at kompletong gawa ng Diyos. Hindi lamang sa binayadan sa cross ang lahat nating mga kasalanan, small, medium, large. Hindi lamang binayadan sa cross ang kasalanan ng lahat, sa lahat ng panahon. Kompleto ang ginawa ng Panginoong Jesus sa cross dahil natugunan din ng cross ang katarungang hinihiling ng Diyos. We receive mercy noong kunin ni Jesus sa cross ang ating mga kasalanan. Noong ang Panginoong Jesus ay nakapako sa cross, a great exchange happened. Kinuha ng Panginoong Jesus ang cross, ang sin ng mga mananampalataya sa Kanya, at ibinigay naman ni Jesus ang katuwiran niya o righteousness niya sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang resulta, yung mga nanampalataya, makakaharap ngayon sa Ama ng Diretso. Bakit? Kasi meron na siyang pari, meron na siyang priest na magitan, si Jesus yon. Kung wala kang Jesus sa buhay, hindi ka makakalapit sa Ama. Paano ka lalapit? Sa ngalan nino? Hindi ka makakalapit sa ngalan mo. O Panginoon, lumalapit po ako bilang ako. Ano sabi ng Diyos, ano ka mo? Ano karapatan mo? May kasalanan ka, di ka pwedeng lumapit sa akin. O teka, Lord, lalapit po ako sa inyo sa ngalan noong mabuting tao. Yung mabuting taong namatay na. Sa ngalan niya ako lalapit. Anong sasabihin ng Panginoong Jesus? Lahat ng tao ay nagkasala, walang nakaabot sa kabanalang hinahanap ng Diyos. Iisa lamang ang pangalang pwede mong gamitin upang lumapit sa Ama. Iisa ang tagapamagitan, iisang mediator, iisang intercessor, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ito maganda sa atin sa biyaya ng Diyos. We are not here because we are in the right religion. There is no right religion. But there is a right relation. At yung relasyon na iyon ay ating natanggap noong tayo ay nanampalataya kay Jesus at dumaan kay Jesus patungo sa Ama. Kaya lagi natin sinasabi, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus. Ano? Okay. Now, we receive mercy nung kunin ni Jesus sa cross ang ating mga kasalanan, nakaiwas tayo sa parusa. Pero at the same time, ang Diyos ay tumanggap ng katarungan nung ibinunto ng Diyos kay Jesus lahat ng parusa sa ating kasalanan. Napakalaki ng binayaran ni Jesus, hindi lamang para tayo mapatawad. Napakalaki ng binayaran ni Jesus upang matugunan ang katarungan hinahanap ng Diyos. Bakit malaki ang utang natin sa Diyos? Bakit ang kasalanan natin ay big thing sa Panginoon? Kasi napakalaki ng ating pinagkasalaanan. I always say this eh. Sabi ni Melody, ang ganda ng testimony ngayon. Aking ulitin, maybe you have heard it already, pero ang ganda yan. Nung una, almost sambahin ang mga samurai. Ito yung mga warlord sa Japan. The old Japan. Sila ay may sword, the Bushido blade. Mahawakan mo lang yung kanilang sword. Mahawakan mo lang. Ay sapat ng dahilan para patayin ka. Sobra naman, Pastor. Hahawakan lamang yung espada, papatayin na. Samantalang sa atin, ano, di ba? Nanghihiram ka ng gunting, nanghihiram ka ng kutsilyo. Hindi naman yung issue eh, ano. Bakit ganon? Kasi it is not the act. Hindi naman masama ang mahawakan yung espada eh. It is to whom you did it. Against. Tama ka, English ko. Ito'y kung kanino mo yon ginawa. Napakataas ng turing nila sa mga samurai. They are the warlord of the province. Halos sambahin niyang mga yan. Huwag mong gagawin yan sa kanila. This is the problem with us. We people. Lagi natin sinasabi, maliit lang naman ang kasalanan ko eh. Ikumpara naman sa katabi kong are. Napakaliit ng akin. Hindi natin naunawaan, hindi yung kasalanan ng isyo. Ang kasalanan, kanino mong ginawa yan? Laban kanino?
Dahil kung sa akin, sasabihin ko yung maliit nga lang yan, ayos lang yan. Eh, pero ginawa mo yan sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, may lalang ng langit at lupa, walang simula, walang katapusan, the almighty powerful God, doon natin ginawa ang kasalanan. Oh no! Kaya malaki ang kasalanan natin dahil malaki ang pinagkasalanan natin. Napakalaki ng utang natin sa Diyos, and justice demands na malaki rin ang bayad. May namamagitan sa dalawang partido para magkasundo. Napapagkasundo naman sila. Ito usually ang gumagawa yung mga nire-respeto. Kaya yung mga nasa politiko, yung mga nasa posisyon, yan ang pinapakiusapan. Pwede ko kayong mamagitan sa amin. Kami ho eh, may kaunti ang ano eh, meron ho kami pinagkagalitan. Kaya mamaya, papatawag ni Mayor yung dalawang partidong nag-aaway. Parin niya kayo. O ano? O eh, magpatawaran na. Ayos na. Yan iwala na ha. Makaya marinig ko mamaya may mangyayari pa di yan. O, shake hands kayo. At sunod naman yung pinag-aayos. Anong ginawa ni Mayor? Pinagkasundo niya yung dalawang magkaaway. Pero anong ginawa niya? Nagsalita lang. Ginamit ang otoridad niya bilang mayor. Namagitan si mayor, pero nagsalita lang siya. Si Jesus ay namagitan sa Diyos at sa tao. Meron silang away. Galit ang Diyos sa tao dahil ang tao ay nagkasala. Namagitan si Jesus para magkasundo. Pero kung ang mga tao na namamagitan, wala namang masyadong ginagawa kundi magsalita lang, iba si Jesus. Noong namagitan si Jesus sa pagitan ng Diyos at ng tao, si Jesus ang sumagot sa kulang. Remember, I ask you, anong kulang doon sa istorya ng judge at ng kriminal? Nalaman natin ang kulang ay katarungan. Merong dapat masatisfy, mayroong kina-cry out yung nabiktima at merong kailangang masatisfy na katarungan. Yun ang kulang. Dito sa relasyon ng Diyos at ng tao, ang katarungan ang kulang. Si Jesus ang nagsakripisyo para matugunan ang katarungan hinihingi ng Diyos upang mapawi ang galit niya sa nagkasala. 1 Timothy 2 verse 5 and 6. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. And verse 6, ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Noong namagitan si Jesus, siya ang nagbigay ng kulang. Ano ang kulang? Yung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Galit ang tao sa Diyos, galit ang Diyos sa tao, ang kabayaran ng kasalanan ng tao ay kamatayan. Yung nagkasala sa kanya dapat mamatay, eternal separation from God. At anong ginawa ni Jesus? Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Siya ang namatay. Ano kaya at merong mga away? Ang away ay hindi binayadan ng utang. At ikay mamamagitan. Magkano ang utang? 2 million na. Isang ginastos sa sabong. Ikaw na nangutang, anong masasabi mo? Natalo eh. Ay paano yan? Sabi nung ano, ay di bayadan. Ano sabi naman nung may utang? Ay wala akong pambayad eh. Ay di sabi noong inutangan eh. Ay di panumbina ho. At narito ka, mamamagitan ka. Magkano ang utang mo? 2 million? Oh, 2 million. Kumusta ang damdamin mo? Mapayapa na ho. Ikaw naman, na binayadan kong utang, kumusta naman ang damdamin mo? Mapayapa na rin ho. At sabi mo na mamagitan, ako ang gulo.
Ano kaya pag ikinamamagitan, ikaw ang bahala sa kulang? Ikaw kaya'y sumama? Kaya maraming hindi nasama sa bulungan eh. Ay hindi magkatuluyan eh, ang kasal eh. Ay sasabihin ng lolo, eh, ang dalawang baboy ay kulang pa sa manunulungan. Ay di ito namang sila lalaki eh. Nakagaya. Hinihintay yung isinamang mamamagitan. Hindi naimik eh. Ay, si mamagitan naman hindi alam ang napasukan niya. Ay, ako na may mamamalingkila ako, isinakay din eh. Ay, di matagal. Ay, siyempre, ang kinuha naman ika partido niya. Napapahiya ang partido niya. Tumayo na si mamagitan. Ay, dalawang baboy ko, kanyaw. Tumingin ngayon. Ay, kasama yung asawa eh. Ilang ang paiwi natin? May tatlo. Sige. Ay, ako na ang sagot sa dalawang babaw. Oh, biglang tumay, napatunghay yung lalaki. Ay, magkakatuluyan. Ay, lulo pala ang mga sumagot eh. Ay, tumayo ang tiyo. Ay, papaano naman itong ating may mga kamag-anak? Ay, manunulungan pala ang ngayon. May kamag-anak ako sa Quezon, may kamag-anak ako sa Bulacan, may kamag-anak ako sa Rizal. Ay, sabi nung namamagitan, eh, dyan na kayaw. Alam ko ibig sabihin, hanggang saan tayo? Hanggang saan tayo mamamagitan para magkaroon ng pagkakasundo ng dalawang partido? Hanggang dalawang baboy? Ang Panginoong Jesus na magitan hanggang kamatayan. Oh, what kind of mercy it was. Grace and mercy were so sweet for us, but they were very costly for Jesus. Napakasarap ng biyaya para sa atin. We celebrate biyaya. Tuwang-tuwa tayo kapag may naglibre sa atin sa restaurant. Biyaya, ang sabi ng naglibre. Ang bawat biyaya ang tatanggapin mo ay merong nagbayad. Ang kaligtasang tinanggap mo at pinagmamalaki natin, yehey, ako'y naligtas sa biyaya sa pananampalataya kay Jesus. I want to remind you, binayadan niya ng Panginoong Jesus para maibigay sa iyo ang biyaya. That's why mercy, grace is meant for you to fall in love with God. Oh, what kind of mercy, what kind of grace. I will read the prophecy of Isaiah to you. Meron akong babasahin sa inyo. Ito yung propesya ni Isaiah. Sinulat 700 years bago dumating si Jesus. This chapter talks about Jesus, the coming Messiah. Alam mo ba hanggang ngayon, hindi malaman ng mga Hudyo ang gagawin sa chapter na ito? Bakit? Kasi alam naman natin ang mga Hudyo ay hindi tinanggap si Jesus. Pero wala silang magawang paliwanag sa chapter na ito kasi ang chapter na ito is talking about Jesus. Alam mo ba hindi nila ito binabasa? Kasi hindi nila alam eh. Bakit ito nasa Isaiah ang pinapaniwalaan ng mga Hudyo Old Testament? Wala silang New Testament. Sila ay nasa covenant of works. Kaya kung may kamag-anak kayong nagtatrabaho sa Israel, marami diyan ang trabaho ay magbukas at magpatay ng ilaw. Dahil hindi sila magbukas at magpatay ng ilaw kapag kasabat, puro sila works, works, works. Ang mga Hudyo, until now, they refuse to believe in Jesus as the Messiah. Why? Because the Jews are expecting a Messiah in the form of a conquering king. Ang ina-expect nila tagapagligtas sa isang hari nasa pormang David na magliligtas sa kanila at that time sa Roma. But the Messiah that came was a suffering Messiah. Pinanganak sa isang sabsaban. Ano ba namang Messiah ito? Ang aming ina-expect isang hari. Ba't ganito to? Pero still, there are wise men who knows, who knew, who came. The King of the Jews.
The Jews don't understand that Jesus is the Messiah that will come. But the Messiah will come two times. First, as a suffering Messiah, because he will take into himself the sin of mankind. And the second time will be as a conquering king to rule and reign over the nations. Napakatindi ng prophecy itong babasahin ko sa inyo kasi idinitalye dito pati ang parusa na mararanasan ni Jesus 700 years bago dumating si Jesus. Kaya napakaganda ng Bible eh. Oh Christian, sometimes we don't know what we have. Sobrang tindi, sobrang ganda ng Bible na nasasabi noong una ang mangyayari sa susunod. We have the Word of God. Ang sarap-sarap basahin ng Bible, ang ganda-ganda ng revelation ni Lord doon. Yun ang ating susi, yun ang ating food. Alam ba ninyo ang sabi nitong Isaiah 53? Let's start with the one verse doon sa Isaiah 52. Pinoprophesy dito ang coming Messiah. Wala pang may kilala, wala pang may alam kung paano ililigtas ng Diyos ang tao. Hindi pa nila alam. Ang alam lang nila ay magpatay ng hayop at pagkatapos ay isang tao uulitin uli yon. Isaiah 52 verse 14. Marami ang magugulat sa kanya dahil halos mawasak na ang kanyang muka at parang hindi na mukha ng tao. The picture of the man in the cross na kung saan ay sanay na sanay tayong makita does not do justice sa tunay na itsura ni Jesus nung pinarusahan siya para sa ating kasalanan. Ang sabi na Isaiah, halos mawasak na ang kanyang muka. Hindi na siya mukhang tao. Kaya kung kayo may makikita ang cross at meron doon nakapakot, napakaamo ng muka. Hindi ganon ang itsura ng ating tagapagligtas. He was so disfigured. Sobrang parusa sa kanya, sobrang hampas, sobrang latigo kung saan na tumatama sa kanyang muka. Ang kanyang laman dito'y bumabagsak na hindi na siya mukhang tao. I'm talking about kung paano natin natanggap ang biyaya. I'm talking about kung paano pinaghirapan ni Jesus ang ating natanggap. Hindi ito maamong mukha. Dahil sa sobrang parusay na disfigured na kanyang mukha na parang hindi na tao. And let's go to Isaiah 53 verse 2. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. If you were there, at makikita natin ang krus, iiwasan mo yon. Bakit? Repulsive. Walang katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Hindi mo siya lalapitan. You will be repulsed by his appearance. Iiwasan mo siya. Lalayo ka. Isaiah 53 verse 3. Hinamak siya. Itinakwil ng mga tao. Dumana siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Kung alam lang ng mga tao kung sinong itinatakwil nila, nang itinatakwil nila ay ang kailangan nila, ang magpapakasundo sa kanila at sa Ama, kung alam lang nila. Isaiah 53 verse 4, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayong dumanas. Bakit kalungkutan? Alam mo yung latigo, yung suntok, yung dura, yung koronang tinik, lahat kasi yan eh, outside pain eh. Alam mo, meron pa rin pain sa loob eh. The pain of rejection. Yung lungkot ng isolation, yung nag-iisa ka. Wala man lamang umaalala eh. Walang tumutulong. Tiniis niya ang mga sakit. Bakit? Para malaman mo that He knows what you are going through today. Ang sasabihin mo, Pastor, ako may dinadaan ng problema. Thank you for coming to me, but please come to Jesus. He knows more what you are suffering than me.
dinaanan niya yan. At alam mo matindi dito, Isaiah 53 verse 4, ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Habang nakatingin ka kay Jesus, alam mo bang feeling ng mga tao nandoon? Sobrang sama ng taong ito. Ay, para tanggapin ang parusang ito galing sa Diyos. Ay, napakasama nitong si Jesus na ito. Yun ang iniisip nila. The problem ng mga tao, hindi sila ang mali, iba ang mali. Ang problem ng tao, hindi ko ito kasalanan. Ang may kasalanan ay iba. At habang nandoon ang Panginoong Jesus, binabayaran ang kasalanan nila. Alam mo, sabi nila, ay, kahit hindi ng kasalanan niya. Wala siyang kasalanan. Kaya siya nakapakoy para sa iyo. Para sa kasalanan natin. Isaiah 53 verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. There's so many benefits of the cross. One of those benefits is, by the stripes of Jesus, we are healed. Alam mo, ang dami nating hindi natatap na benepisyo ng cross. Napakadami. Because sabi ng verse na to, ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Kaya kung hindi magandang kalagayan mo, meron kang pwedeng panampalatayanan na yung ginawa ng Panginoong Jesus na pagdurusa ay bayad sa mga pagproblema mo ngayon. Kaya pwede mong panampalatayanan, Panginoon, oo nga't dumadanas ako ng ganito, alam kong binayaran mo na ito. Ika'y nabuhay ng matuwid at yung resulta ng iyong pamumuhay ng matuwid, yun ay binigay mo sa akin, o ako'y nanampalataya sa iyo. Ang sumasampalataya kay Jesus ay pwedeng manampalataya na madalas sa magandang kalagayan. Ang sakit, karamdaman, pain, loneliness, ay binayaran na ni Jesus. Napakarami natin hindi natatap na benepisyo. Kung si Adan ay tumanggap ng sumpa dahil sa kanyang pagsuway, si Jesus tumanggap ng pagpapala sa kanyang pagsunod. Kung yung mga lahi ni Adan ay nasalina ng sumpa, minanang sumpa, ang nanampalataya kay Jesus, tumanggap ng biyaya dahil sa pagsunod ni Jesus. Yun ang ating pananampalatayanan. May mga taong ayaw manampalataya kay Jesus. Kung ano-ano mga paliwanag, dito na ako pinanganak, dito na ako mamatay. Hindi, basta ganito. Ang dami ko nang narinig. Kung magsalita, akala mo, napakatatalino. Pero alam mo, patuloy nilang ginagawa ang nais nilang gawin. Patuloy na nagre-rebelde sa paghahari ni Jesus sa kanilang buhay. At habang ginagawa nila yon, ayos na mo, wala mo nangyayari masama sa akin eh. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit there is a period of time kahit ikay gumagawa ng kalokohan, walang nangyayari masama sa iyo? Dahil yung mga ginawa mo'y pinarusahan na, ay binayaran na ng Panginoong Jesus, pinarusahan ng Panginoong Jesus para sa iyo. At hinihintay lamang ng Diyos na ikaw ay sumagot ng oo sa Kanya dahil may mga tao na nanalangin para sa iyo. God is so patient waiting for you to say yes to Him. Huwag mong sasabihin, okay ako, wala man nangyayari sa akin masama. Ayos ako dito. Biyaya ang natatanggap mo. Kaya, sabi nila, alam mo, yung mga masasamanda mo, may matagal mamatay. Alam mo kung bakit matagal mamatay ang masamanda mo? Kung talaga, ha? Hindi ko naman alam. Wala akong statistics. Alam mo kung bakit? Kasi sa awa at habag ng Diyos, binibigyan ka ng pagkakataong maunawaan mo na si Jesus ang magliligtas sa iyo. Hindi relihiyon, hindi ang mga mabubuti mong gawa, hindi ang mga iyong mga excuses, iyong mga rason na napakadami. Napakadami ko na narinig. Pero hindi binabago ng Diyos, sabi niya, ikaw ay may kasalanan at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan mo ng tagapagligtas, si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo, si Jesus lamang ang daan patungo sa Ama. Hindi babaguhin niya ng Diyos. Isaiah 53 verse 7, inapisya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Sino mga daingin dito? Yung gang may kutsilyo,
Hindi pa nagagayat ang daliri, inaaray na. Aray, aray, aray! Anong nangyari sa iyo? Sobrang dumain. Yung wala pang nangyayari, nadaing na. Ay, mahina ang benta eh. Ay, sandali muna eh. Hindi pa naman tapos ang araw eh. May mga daingin eh. Diga. Ay, bagyo pagising ko, ay masakit na rin ang aking dine. Sandali, pagising lang naman yan, hintay mo makaligaw. Napakadaingin. Diba? Tingnan mo ngayong katabi, sabihin mo, simula ngayon, tigil ng daing ha. Anong sagot? Ay, dumaing na naman huwe. Kaya naman. Alay, bisyo na yan, bisyo. Isaiah 53 verse 7. Inapis siya at sinaktan, pero hindi man lamang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin. O tupang gugupitan na hindi man lamang umiimik. Inaapi, sinasaktan, pero hindi dumaing. Walang ganon. Walang ganon. Nililitis, hindi pinagtatanggol ang sarili. Walang ganon. Kahit nga sure na sure na may kasalanan, ang nagtatanggol sa kanya, 12 atorne. Nililitis. Inaakusahan ng mga maling mga paratang, hindi sumasagot. Walang ganon. Maliban, sinasadya niya. Na parang, sige na, patayin na ninyo ako. Bakit? Dahil sa kamatayan ko, doon kayo maliligtas. Si Jesus hindi dumaing. Isaiah 53 verse 8. Oh, I love Isaiah 53. Wala pang Jesus, sinabi na. Hinuli si Jesus. Hinatulan ng kangaroo court. Ang korte, sa gabi naglites. Saan kayo nakakita ng korte na bukas ng gabi? Minamadali. Hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusang dapat sana'y para sa kanila. Walang nakakaisip na yung pinapatay nila'y kaya pumayag na patayin ay para sa mga pumapatay. Verse 9 and 10, kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal, inilibing siyang kasama ng mga mayaman. Yes, may nahiram siyang libingan ng isang mayaman. Lahat na propesiya nangyari. Verse 10, pero kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan. Oh no. Yung palang dinanas ng Panginoong Jesus, kalooban ng Diyos, will ng Diyos. Bakit? That is the only way. That is the only way para matugunan ang katarungang hinihingi ng Diyos na matuwid. Nakamatayan ng isang matuwid, ng isang Diyos ang ibabayad sa Kanya para maingatan ang Kanyang kaluwalhatian. Ang sabi ng Panginoon, my glory I will not give to anyone. Ayaw kong kahit maliit ay mababawasan ang kaluwalhatian ko. Kung babayaran ninyo ang inyong utang sa akin, kung babayaran ninyo ang kasalanan nyo sa akin, ang kailangan kong bayad ay bayad din ng isang Diyos. Bayad ng walang kasalanan. Walang tao ang napili. Walang taong walang kasalanan. Diyos na ang nagbigay. Kaya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niyang kaisa-isa niyang anak na kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay hindi na mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The most beautiful message of all. The gospel. Somebody told me na napaiyak siya last Sunday kasi mas naunawaan daw niya na sa likod ng mga biyayang tinanggap niya ay ang dahilan ay ang perfect obedience ni Jesus. She enjoyed and celebrated biyaya at ang akala niya, ang biyayang natanggap niya ibinigay lamang ng Diyos ng basta lang. Diyos naman siya eh, di kaya niyang gawin yon. Yes, kaya niyang gawin yon. Pero wag natin kalilimutan na hindi kikilos ang Diyos opposite His character. He is a glorious and just God. Hindi
basta lang na mabiyayaan tayo ng Diyos. Kailangan mabayadan din niya ng hustong kasalanan, bayad na katapat ng bigat ng kasalanan at katumbas ng luwalhati ng pinagkasalaanan. Kung hindi pa sapat ang parusang tinanggap ni Jesus, hindi tatanggapin ng Diyos ang kanyang sakripisyo. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus after 3 days, ang patotoo na tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Jesus. Ang resurrection na nagpapatunay na ang sakripisyong naganap ay sapat na. Kaya tama ng pagpapahirap sa iyong sarili. Kung ikaw ay nagkasala at you're feeling guilty, huwag mo nang hampasin ang iyong likod. Huwag mo nang sabihin sa iyong sarili na I have to do this, I have to do that, para kahit papaano'y mabawasan ang aking guilt. No, tapos na. Sabi ng Panginoon Diyos, sabi ng Diyos Ama, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ay sapat na upang bayadan lahat nating kasalanan. Huwag mo nang babayaran, may nagbayad na. Ikaw ay tinanggap ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo. Pinatawad ka buong-buo, lahat-lahat. At you have the right to live a life na masaya because you are forgiven. Walang pwedeng mag-akusa sa iyo kasi pinawalang sala ka ng Diyos. Walang pwedeng magdin sa iyo ng kasalanan mo noon dahil malinis ka sa harapan ng Diyos. Because at the end, yun lang ang mahalaga. I will close now. Dahil kapag naunawaan mo kung paano tayo binayayaan, and this is my objective, kikilabutan ka na kung aabusuhin mo pa ang biyaya. Grace is not a license to sin. Grace is meant to make us fall in love with God. Kung hindi ka nai-in love dahil sa biyaya ang tinatanggap mo, anong biyaya ang tinatanggap mo? Okay. Paano nagsimula ang sakripisyo ni Jesus? Dito nagsisimula na. Sumisikat na si Jesus at nai-insecure ang mga religious leaders. Ipinadakip sila ni Jesus. Ipinadakip nila si Jesus. Naganap sila ng mga false witnesses against Jesus. Walang nakita, kundi may nagsabing, hindi, narinig ko, ang sabi niya, sisirain daw niya ang templo at pagkatatlong araw ay kanyang i-build uli. Talking about Jesus dying and after 3 days he will rise again. Hindi, ipinagtanggol ni Jesus ang sarili until nagtanong si Caiaphas, the high priest. Itong tanong, ikaw bang Mesiyas, ang anak ng Diyos? Are you the Christ, the Son of God? At dahil gusto ni Jesus na magsimula na ang pagbabayad, pwede naman sabihin ulit ni Jesus, no comment. Nag-comment na siya. Alam mo sabi niya? Matthew 26 verse 64, sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong sinabi. Ako ang anak ng Diyos. Yan na, nakakita na ang mga religious leaders noon kung paano ididin si Jesus. Sabi ni Caiaphas, ang high priest, sa verse 65, pinunit ng pinakapunong saserdote ang kanyang damit. A very self-righteous act. Sinabi niya, siya ang namusong o nag-blaspheme. Bakit kailangan pa natin ng mga witnesses? Narinig na natin. Narito, narinig ninyo ang kanyang blasphemy. And then, sabi ng Matthew 26, verse 66, sinabi ni Caiaphas, ano ang palagay niyo? Tinanong niya ang mga tao. At sumagot ang mga tao, siya ay nararapat na mamatay. Alam niyo kung paano nagsimula ang pagdurusa ng Panginoong Jesus? Verse 67, dinuraan nila ang mukha ni Jesus. At siya siya'y pinagsusuntok. Pinagsasampal siya ng iba. Kanila sinabi, ihayag mo, Mesiyas, sino ang sumampal sa'yo? Nothing but hate. A demonic-inspired hatred. Napakahalagang tanong ni Caiaphas sa mga tao. Isipin mo kung ikaw ang tinatanong, ano ang palagay niyo?
Anong palagay niyo kay Jesus? Who do you think Jesus is? Is Jesus worthy of your trust? Dahil hanggat hindi mo pinagtitiwalaan si Jesus ng lahat sa buhay mo, dinuduraan mo pa rin siya. Hanggat sa palagay mo'y kaya mong mabuhay ng hiwalay kay Jesus, itinatakwil mo pa rin siya. Ano ang palagay niyo? Is the Word of God your food, the authority of your life? Kasi hanggat hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos at sa halip, ay tinutuligsa mo pa ito. Na tuwing may sasabihing salita ng Diyos, kukontrahin mo pa. At meron ka sasabihin iyo. Tinuduruan mo pa rin si Jesus. Ano sa palagay niyo? Sabi ni Caiaphas, ano sa palagay niyo? What if you were there? Sino si Jesus sa'yo? Is Jesus your Savior? Nahalangkat namumuhay ka ng walang katakot-takot sa Diyos. Namumuhay ka sa kasalanan. Nang wala lang. At instrumento ka pa parang iba'y magkasala. Anong bang ginagawa mo? Sinusuntok mo si Jesus at ang sabi mo sa Kanya, hulaan mo. Sinong nanuntok? Anong palagay niyo? Is Jesus your Lord? Dahil lang katikaw ang nasusunod, sinasampal mo si Jesus, ang hari ng mga hari. Hanggat hindi mo itinuturing si Jesus na Panginoon ng buhay mo, ipinapako mo pa rin ang tanging makapagliligtas sa iyo. Ano ang palagay mo? Because your response will show who Jesus is to you. But I know we will answer. Jesus is the Christ, the Son of God, my Savior, my Lord, and my God. Come on, let's stand up. Thank you.
Jesus deserve all our praise, our adoration, our worship. Nothing else, nobody else, but Jesus alone. At yun ang ibibigay natin sa Kanya ngayon, ang pinakamataas na papuri. Itataas natin siya. Bakit? Sapagkat siya'y karapat dapat purihin. Karapat dapat sambahin. Sinasamba na patuloy mo siyang sambahin kahit may hinahanap kang tono, may hinahanap kang pitch, pero nagpapatuloy ka. Alam mo ba sabi na sinasamba mo? You know what I'm hearing? I'm not just hearing the voice, I'm hearing the heart. Kahit ang pagsamba natin, kahit yung gusto natin ibigay sa Kanya na karapat dapat naman niyang tanggapin, ay may ibigay natin kung sasamahan niya tayo.
we need Him always. And the Word says, God inhabits the praises of His people. That is why we will not stop. We will not stop. We don't care about the time. Because the God of time is here. All we care about is He deserves to be worshipped. He deserves to be praised. That's why, once again, we will tell our King, we will tell our God, marinig ang mga lalaki lang. Pwede ba mga babae, sabayan yung mga lalaki? Diba? Sabay-sabay, ipaabot natin hanggang langit. How great is our God.
Father God, dakila ka. Dakila ka. Father, bless us with your word. Bless us with your presence. Bless us with your love. Huwag mong bibitawan na mahinihiling ko ang bawat isang nandito. Walang mawawala sa pagmamahal mo. Walang mawawala sa hawak mo. O Holy Spirit, continue penetrating the hearts of the hearers. Penetrate our souls. Because you are all that we need, O God. You are all that we want. We love you. We need you. We worship you. This we pray in Jesus' name. Amen.